So mga partners, andito ako ngayon sa parking, no, sa may TCU, sa may Justice Hall. Habang naghihintay ako dito, may naalala ako. Kasi naalala ko lang na yung meron kasing sinasabi sila na yung not reinventing the wheels, no. Tama naman kasi kung alam mo na ang behikulo mo at alam mo yung pinasok na negosyo, mga partner, hindi mo na kailangan mag-reinventing the wheels kasi yung behikulo na sinakyan mo, kabisado mo na. Di ba? Yung bang yung sistema, napakadali lang naman ang sistema ng negosyo. Pag unang-una, pag inaral mo naman siya, madali mo naman siyang magagamayan or madali mo siyang maunawaan. Eh, ang ganda-ganda ng negosyo natin, mga partners, ang negosyo natin sa DXN, you share and invite. So, pwede mong palalimin, kasi kung sa mababaw na pananaw, ang pagkita sa DXN, yung sinasabing use, no, gamitin mo lang. Napakababaw na salita, gamitin mo lang. Kasi bakit? Eh, pag ginamit mo siya, unang-una, pag ginamit mo siya, may points na kung Focus. Kailangan focus. Hope you're always good and fine. And more recruits. More points. More hataw. For the sheik ng pagbabago, changing lives. For health benefits of others. Ito yung buhay na natanggap natin . Nakakommit na tayo rito sa gantong buhay. So hindi na mawawala sa atin to. Talagang whether you like it or not, magbibigay ka ng sakripisyo for the sake na makatulong ka sa mga nangangarap din katulad mo. And besides, hindi naman mahalaga kung sino ang magke-credit, but ang pinakamahalaga, everybody will enjoy and everybody will grow. Yung growth ng tao, yun yung mahalaga doon. Paano mag-grow? And parte na ng buhay natin yung ng group natin yung ganitong sakripisyo. So kailangan mo talagang kumbaga sa halaman, kailangan mo talagang diligan, kailangan mong bantayan. Kung kinakailangan, paminsan-minsan ini-sprayan. But at the most important thing na pwede mong gawin is give more time and support. Magbigay ka ng time, panahon. Diba? Kasi kung hindi mo bibigyan ng time, hindi mo bibigyan ng effort, paano ka mag-grow? And yun yung yung part ng success . Time and effort. So, bahagi na ng success yun. Hindi mo pwedeng erase yun. Andun talaga yun, nakapalaob yun, nakapalaman yun sa formula ng success. Yun, give time and effort. But ang pinaka number one talaga, syempre, how to change your attitude, how to divert your ego, paano mo ibababa yung ego mo, and tanggapin ang lahat ng pwedeng gawin, at ibigay o ibuhos mo lahat ng lakas mo para dun sa pagkuha mo ng mga pangarap mo, ng mga bagay na gusto mong makuha.
simple lang naman. Tuloy-tuloy ka lang. And andyan lang naman yung ating mga upline na anytime pwede mong tanungan yung mga mentor natin. Yung mga nag-guide sa atin, pwede mong tanungan. Pwede mong bulungan. Pwede mong i-chat, i-text. And ask for help. Diba? Hindi ka naman babayaan yung malunod eh. Hindi ka naman yung babayaan ang malunod. Sasagipin at sasagipin ganyan. Eh, unless lang na nalulunod ka na, hindi ka pa sumisigaw ng help. Yung bang tipong pinipilit mong mag-isa, nahihirapan ka na, so, sigaw lang. Andyan lang yung mga apply, naghihintay lang yun. Hindi ka mababayaan yan. Kasama mong nangangarap yan, bahagi ka na ng pangarap niya, bahagi ka na ng goal ng upline. Kaya hindi ka pababayaan yan anytime. Pwede kang samahan yan patungo sa pangarap na gusto mo. Ay, sarap mag DXN. Although may challenge, talagang ganon. Pero wala kang choice kundi enjoy yun eh, kung ano yung ginagawa mo sa pag-DXN mo eh. Walang choice kundi mag-enjoy. Any challenge you have, kailangan enjoyin mo lang yun. Part na talaga ng success and challenge din eh, kasama yun sa mga recipes para sumarap yung success mo. Kasi ang sarap magkwento eh. Pag andong ka na sa success, tapos sa kinukwento mo na yung mga napagdaan ng mga challenge. Tapos ikaw mismo, habang iniisip mo yung mga challenge na yun, tapos andong ka sa tipong nasa success ka na, tapos isa-isa mo nga iisipin, papangarapin mo yung mga pinagdaanan mo. Oh, sarap eh, di ba? Ganun eh, sumasarap kasi pag may challenge. So, all you have to do is fight. Fight, no? Fight for your dreams. Kasi, ibibigay naman sa iyo, huwag ka lang bibitaw. Yung iba lang kasi, no, bumitaw, kaya nawala yung, nung magka-challenge, bumitaw, kaya nawala yung success. And, magtando ka na sa success, hawakan mo lang. Mas lalo mong hawakang mahigpit. Kasi kung paano mo hinawakan yung pangarap mo ng mahigpit, pag andong ka na sa success, ibinigay na sa'yo, mas lalo mong hawakan ng matindi. Kasi mas mahirap i-maintain ang success eh. Di ba? Mas lalo kang maging mapagkumbaba, maging humble. Di ba? Maging mapagmahal. Lalo mong iparamdam yung pagmamahal sa mga grupo mo, sa pamilya mo. Dapat maramdaman ng pamilya mo yun, yung success na yun. Kasi pag hindi naramdaman ng pamilya mo yung success na yun, yun yung magpapahirap sa'yo, yun yung magpapahirap sa kalooban mo. Diba? Yun yun eh. Kaya kailangan maramdaman nila, ma-enjoy nila yun. So enjoy lang, pater, enjoy mo lang. Para ganyan to, nag-drive ako, although may challenge to, kasi syempre, highway to eh, oh. Yung mga kasabayan ko rin ito, mga lumilipad eh. Pero ako, stay ako sa 100 eh, oh. Tingin mo, 100 lang ako. 100 lang yung takbo ko kasi, talagang gano'n, talaga kailangan, andun ka sa focus na ano eh, ng success eh. Hold it, hold on, hawakan mo, makatatag ka, and yet, focus ka, mararating mo rin yung destination doon sa talagang totoong buhay na gusto mo. Yung sinasabing totoong buhay, ha? Totoong buhay na gusto mo. Hindi yung nasa isip lang. Yung totoo talagang buhay na gusto mo, yun ang kailangan mong puntahan. At huwag kang titigil, huwag hindi mo napupuntahan yung totoong buhay na yun. Diba? Yun yung mga quitter, yung bumibitaw, nang hindi pa nakukuha yung mga pangarap niya, yun yung mga defeated, di ba? As a warrior, kailangan ready ka eh. Ready ka sa challenge eh. Gano'n man karaming dumating na kalaban mo,
kailangan handa ka. Well-trained ka naman eh, di ba? Well-trained ka. Yun yung maganda ro, well-trained ka. Kasi pag well-trained ka, alam mo paano labanan yung mga challenges at alam mo paano tumayo, alam mo paano bumangon. Di ba? And especially, alam mo paano labanan yung sarili mo. Yun yun eh, butter, yung paano mo lalabanan yung sarili mo, yun yung pinakamahirap na kalaban eh. Di ba? Lalabanan mo yung sarili mo, para ka abnormal, di ba? Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng totoong normal na buhay, eh, magpaka-abnormal ka muna. Kasi after ng pagiging abnormal mo, yung pinaka-normal na buhay, yun na yung success eh. Diba? Eh, ang totoo talaga, yun yung kumisan din natin kayang tanggapin eh. Yung totoong yung buhay natin ngayon, hindi natin kayang harapin yun eh. So, harapin mo muna yung buhay mo ngayon, and then face the challenge, do sacrifice, and puntahan mo yung buhay, yung totoong buhay na gusto mo. At then, aware.